ipinanganak sa Year of the Horse. Swerte raw ang 2014 para sa mga gustong magka-love life. Gayun din sa mga negosyante at naghahanap ng trabaho. Ayon yan sa ilang feng shui expert. Pero babala ng isang eksperto, dapat ding paghandaan ang posibleng negatibong epektong hatid ng taong ito. Ano man daw kasi ang labis na kasasama. Live mula sa Quezon City, si Lala Roque, may paandar. Lala? Sandra, bagong taon at mukhang bago rin ang sisipain ng swerte ngayon. Para kasi sa mga feng shui expert, ang taong ito ay Year of the Wood Horse. Kaya naman ang lucky colors daw ay red at green. Inabutan namin ang pamilya Eugenio dito sa Binondo. Kumonsulta daw kasi sila sa feng shui expert. Ipinakita nila sa amin na mga biniling bracelets, sing-sing at kwintas na pampaswerte raw. Magkano po? Ito kasi 3,500. So hindi ba ano, palabas agad ang pera doon? Hindi, marami bumibila. Investment lang din yan. Ito pong charm na binili nyo, ano po ito? For her education. Para mag-focus siya sa studies muna, wag muna yung mga love life. Ayon sa isang feng shui expert, maswerte sa negosyo at trabaho ang Year of the Horse. Tapos na nga raw ang paghihintay ng mga walang trabaho. Para sa mga tao this 2014 na wala pang trabaho, itong magandang year para magkaroon ng trabaho. Ito ay nagbibigay ng drive or ng passion pagdating sa trabaho, sa mga walang trabaho. Para naman sa negosyo this 2014, maganda rin ang business expansion. Okay. Or para sa mga may planong magnegosyo this 2014, magandang pumasok sa negosyo. Okay na okay rin daw ang taong ito sa mga nais magka-love life. Sa mga mag-asawa naman, panahon na para palakihin ang inyong pamilya. Pero kaakibat ng masinhing pagmamahal na hatid daw ng Year of the Horse, mag-ingat sa negatibong epekto nito. There's too much passion or too much love romance star. This 2040 astrological chart, ang problem naman maraming third party involvement na lalabas. Year of the Wood Horse ang 2014, kaya naman dito sa ating tindahan na pinuntahan sa Binondo, inyong mapapansin, puro kabayo ang mga figurines na binibenta rito. Ang pinakamura, nasa 120 pesos, kagaya nitong mga ito. Depende sa laki ang presyo. At ang pinakamahal, 2,100. Ito daw yung wood horse. Kaso ngayon pa lang, sold out na raw ito. Kaya ngayon, tumatanggap na lamang sila ng mga reservation o order mula sa kanilang mga customer. Nag-start po siya by December 16 hanggang lumakas po siya noong December 31. Dahil katoliko ang maraming Pinoy at may impluensya rin ng tradisyong Chino, marami ang nagsisimba at naniniwala rin sa feng shui. Ayon sa simbahan, hindi raw ito pwedeng pagsamahin. Na hindi compatible sa ating pananampalataya. Merong Diyos na siya talaga ang may takda ng buhay natin. Siya lang nakakaalam ng ating kapalaran. Ay naman sa feng shui expert, hindi kinukontra ng feng shui ang pananampalatayang Katolika. Isang uri raw ng practical science ang feng shui. Ang ibig sabihin ay wind and water at lahat daw tayo kailangan ang mga elementong ito. Prutas are also gawa ng God, tama? So it's a symbol that we are appreciating, we are thanking God sa lahat ng mga produkto niya. Kanya-kanya man ang paniwala o pamahiin kung paano haharapin ang bagong taon, nagkakaisa naman sa kung sino ba ang tunay na sandigan ng kanilang buhay. Ano't ano pa man, wala na raw tutumbas pa sa sariling sikap, sipag at syaga kung asenso ang hinahanap. Practical na mga tao ngayon, so basically ano na lang yung siguro dasal tapos hard work. Year of the Horse daw ngayon eh, swerte daw gano'n, naniwala ba kayo? Hindi. So hindi po kayo bibili ng mga charm? Hindi. Prayers lang. Sandra, ito nga yung sinabi ng feng shui experts, ano, ito daw taon na to, maswerte sa love life particular, pati sa trabaho. Alamin natin ngayon ang pulso ng ating mga kababayan, kung sila ba ay naniniwala dito. Ito, ate, sabi ng feng shui experts, swerte daw ang taong ito sa love life at trabaho. Naniniwala ka ba? Yes, naniniwala ako. Okay. Kasi maganda yung pasok ng taon sa akin. Ikaw, kuya? Naniniwala din. Naniniwala rin, bakit? Year of the Horse ako eh. Saan doon? Sa trabaho o sa love life ka? Sa trabaho. Sino pa? Sino pa? Ay! Si ate o si kuya. Ito po, ay, nahihiya sila. Ito po, si kuya. Naniniwala ka ba sabi ng mga feng shui experts, swerte daw ang taon na to sa love life at trabaho? Naniniwala ka ba? Naniniwala po. Naniniwala. Na swerte yung trabaho at love life sa taon na to. Ah,
Okay, okay. Ayan na oh, Sandra, para nagkakatugma-tugma ang ating mga kababayan at ang nakikita lang natin ito, positibo sila sa pagsalubong ng taong 2014. At yan ang latest kasama ang ating mga kababayan dito sa Quezon City. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Lala Roque, para sa iyong Paandar.